guys, I'm Debbie Santos at i-share ko sa inyo itong topic na to ay ano nga ba ang pinagkaiba ng HIFU and XLIF kasi marami rin nalilito. Kahit ako rin, litong-lito ko dyan before. So, ayan, kikwento ko lang sa inyo yung mga na-experience namin at difference nun and ano yung effect sa amin. But gusto ko muna mag-thank you sa The Gluta Lounge kasi sila ang aming ka-partner dito sa aming mga face ng asawa ko. Dahil sa kanila, achieve namin ang hugis bigas na face talaga na uuso talaga ngayon na grabe. Ang laki talaga ng difference sa face natin. So, ayan, thank you so much, The Gluta Lounge. And meron na silang 4 branches. Meron sila sa Baliwag, Malolos, dun kami unang pumunta. 3rd branch nila sa Quezon City, dun ako nagpa-refill. At 4th branch nila is sa Parañaque. Ito yung sa BF Homes Parañaque. Sobrang daling puntahan lang din. So, ayun nga! Start na tayo. Ang anong pinakaiba ng HIFU and XLIF? Yung HIFU kasi guys, ito yung nagli-lift ng ating face. Ayan, kung mapapansin nyo, di ba parang medyo chubby yung face ko before dito at maraming fats. As in, chubby cheeks ako. Parang, di ko alam kung square ba yung face ko or pabilog. But, tingnan nyo naman ngayon, kitang-kita nyo, ibang-iba na. So, ang una kong pinagawa is HIFU. Nakita ko talaga yung difference. Kung makikita nyo, kung ano, check nyo na lang yung video ng HIFU ko na video, makikita nyo agad talaga na grabe, parang instant talaga, parang yung after ng isang session ko dito, pag kinumpare mo yung, makikita nyo sa video, pag kinumpare yung face ko, sobrang nag-lift talaga. So, yun, nag-lift siya ng face, parang ilang minutes, nakalimutan ko ilang minutes, parang I think 10 minutes yata per 5 to 10 minutes yata yung per cheek natin or bandan dito. Yung nililift na yon. Tapos, sabi nila before, actually, yung first time ko itatry, yung takot ako. Kasi, sabi nila, masakit daw. Tapos, tumatagos daw siya sa ipin, lalo ka pang may braces ka. Pero, nagtataka ako, kasi may ano yun eh, yung HIFU kasi, meron siyang, may tawag dun eh, para may level siya, na until hanggat kaya mo na hindi mo nararamdaman or may, kung masakit ba or something, may level siya. Sabi na at least yung XLIF kasi hanggang 15 level niya, yung HIFU hindi ko natanong, pero may leveling siya. May leveling din siya, pero sabi ko nung nilalagay siya sa face ko, wala ako nararamdaman. Sabi nila ate, sabi nila sa akin todo na daw yun, pero yung ina-expect kong sobrang sakit, buti na lang hindi ako nagpatalo sa takot ko. Kasi sabi ko, sige na, bahala na kung masakit or what, gusto kong matry. Kasi nakikita ko yung instant nila. Isa yan sa mga bestseller din nila yung HIFU nila. So, hindi ko alam kung depende sa machine or sa pain tolerance. Pero sila daw, 30 pa lang daw or 20, parang umaaray na sila. Pero ako talaga, promise, wala ako na anything naramdaman. Which is, sabi ko, buti na lang kasi ang ganda talaga ng effect. Yun talaga yung nagpa-lift talaga ng face ko na biglang parang gumanon yung face ko. Biglang naging V-shape na siya. So, yun yung HIFU. Tapos, guys, ano mo pwede mo sabi ko sa HIFU? Ayun, expect nyo na kung mababa yung pain tolerance nyo. May request kayo. Pero, syempre, mas mataas yung frequency yata yung tawag dun, di ba? Mas mataas yung frequency na gagamitin nyo sa HIFU. Mas okay siya kasi syempre, mas mag-lift daw mabilis yung face nyo. And then, kung hindi naman talaga kaya mababa, pwede nyo naman babaan. Pero still, makita nyo rin naman yung effect niya. But for me kasi, sa pain tolerance ko siguro, or sa machine nila na maganda na hindi ganun ka sakit, pati na may braces pa ako, okay na okay talaga siya. And then yung XLIF naman guys, ito yung XLIF. Ito yung nagtutunaw ng taba sa atin. Katulad niyan, sa part na to before, katulad niyan, ayan. Pag gumanyan ako dati, sobrang lawlaw nun dito ko. Ayan o, yung part na to, sobrang lawlaw niyan. Since every 2 weeks kami bumabalik or nagpapa-XLIF ako lately, maintenance ko talaga siya every 2 weeks. Nalilesen yung part dito daddy o, XLIF lang to o. Hindi ko na kailangan, meron din silang mesolipo. Yung mesolipo naman is yun yung ini-inject para matunaw yung taba. Pero nagulat ako ngayon, oh, hindi na masyado. Siguro ilang sessions na lang to, mawawala na to. Kasi ito talaga yung problema ko, sobrang lawlaw nito. Sobrang daming fats yan. Pero ngayon, ayan na lang siya, oh. Ayan na lang. Dati hanggang dito yan, ang laki-laki pa. Ngayon, grabe. Sobrang effective talaga. Imagine niyo nakaka 3 sessions pa lang ako ng XLIF. Pero
nawawala na yung mga fats ko dito pag lalo pag gumanyan ako. So, yung X-lift ginagawa niya, tinutunaw niya yung part na yan, yung taba dito. Depende. Depende kasi depende yan sa fats ng face niyo. Kung meron dito, hanggang dito, tapos paikot-ikot yan. Tapos, yung frequency niya hanggang 50. Si Heinz, yung first time niya, since hindi naman mataas yung pain tolerance niya, nag-start siya ng 30. Tapos 35. Hanggang 35 ka lang ba sa first session mo? Or 40? 30 lang. 30 ka lang. 30. Inisip mo agad eh. Napaso ako. Pero ngayon, 50 na. Pero ngayon, yung second session niya, siguro ganun talaga. Kapag medyo na-immune na rin sa heat yung face mo. Pero hindi naman siya super init na ayoko rin magsalita na sabihin sa inyo na hindi siya masakit or hindi siya mainit. Kasi ngayon, pain tolerance ko is mataas. So, masasabi ko na lang na mag-start muna kayo ng 20. Kapag medyo kasi 10 minutes yun eh. 10 minutes. So, pag medyo, may gel naman yun, huwag kayong mag-alala. So, kapag na-feel nyo na medyo, hindi wala na kayo nararamdaman ng init. Kasi sa akin ha, titiisin ko na lang yung init. Pero, yung kaya nyo lang naman, guys. Pero, syempre, kung hindi talaga, 20 muna kayo mag-start. Kasi, feeling ko kasi, the more na mas mainit mo siya nararamdaman, mas mabilis yung process niya. Syempre, mas mabilis matutunaw yung taba mo. So, hanggat kaya yung tiisin yung init, may gel naman, tiisin nyo lang. Pero ako, na-feel ko, kasi nanghihinayang din ako sa gel nila. Kaya natatawa sa akin si ate, kasi nga, lagi yung sinasabi na, lagi ko sinasabi na, te, okay na yan. Hindi naman ganun, hindi ko naman siya naramdaman. I mean, kaya ko naman yung init. Huwag ka na mag-abala sa gel kasi kaya ko naman yung heat. Pero one time, parang natry ko yung init nga niya. Mainit ko, mainit talaga siya, pero hangga't kaya, mas okay kasi nga, mas mabilis. Katulad niya, no, yung sa double chin ko dito, ayun na, nagulat ako, oh. Ito na lang siya, oh. Buti hindi ko nga to pina-inject, eh. Pero nagulat ako pag ganun ko, ayan, konting-konti na lang kasi last time talaga, grabe, ang chubby talaga. I mean, ang daming naiiwan na, ang daming stored fats talaga dyan. So, ayun. Ang gawin nyo, masasuggest ko sa inyo, meron naman silang online free consultation, sila Miss Kate, Miss Bia, and Miss Hosanna. Sa like ko naman sila tinatag, i-follow niyo ako sa Instagram account ko, The Kikay Athlete Mama. Doon ako lagi nag-update about sa mga procedures na ginagawa ko. So much better na gawin niyo, guys, magpa-free online consultation kayo, sila magsasabi ko ano yung mga promo na ma-o-offer nila sa inyo na ma-achieve niyo talaga yung hugis bigas. Pero ako, mas try talaga yung HIFU. Maganda yung promo nila ngayon, ah, yung may HIFU na may mesolipo na parang ganun, parang nasa 3 plus lang siya, makakalaskin ng 1,000. I-avail nyo yan, kundin nyo pa kaya kung sa tamang-tama, sa 13 month pay, may kaka 13 month pay na kayo, may installment naman sila, pero kung may cash kayo, go na. Mas try yung Barbie face nila or hugis bigas promo nila, nasa 3,000 plus lang siya. Magpa-online consultation kayo kung ano yung okay na maganda sa face nyo kasi aalagaan talaga nila kayo. As in, promise talaga yan. And, mas try talaga yung HIFU kasi dun mo makikita talaga na instant talaga, instant promise, instant lift talaga ng face nyo kasi ay, pak na pak talaga yan. Kung makita nyo yung video ko, yung part na to talagang wow, mapagano ka na, ma-amaze ka talaga. Ayun, gawin nyo, magpa-HIFU muna kayo, tapos maintenance nyo yung X-Lift. Ang laki ng difference, siguro sa 2 to 3 sessions nyo, maa-amaze talaga kayo. Minsan hindi ko na nga nakikilala yung sarili ko, parang nagpipicture ako, parang hala, ako ba to? Ganun. Kasi nga, from chubby face talaga, square or round face, di ko kasi maano, pero feeling ko rounding face ko dahil medyo chubby-chubby ako dito. Ayun na, ito na siya, oh, pahaba na siya ng pahaba. Na okay pa rin naman. Akala ko before, the more na slimmer yung face, ganyan, nakaka-matured. Pero thank you so much sa mga compliments nyo na nababasa ko sa mga pinopost ko ngayon. Thank you so much. Siguro sumakto rin siya sa hair ko kasi black tas mahaba, ganyan, diba? So, thank you so much. Basahin nyo lang yung mga comments nila sa mga Facebook at Instagram ko. Nadudun na lang. Ayoko na lang magbuhat ng bangko dito. So, ayun, thank you so much, guys, sa mga nakaka-appreciate ng changes ko ngayon. Yung iba naman talagang na-inspired sila or na-inspire sila na magpaganito rin. Kaya, thank you so much. Maganda yung feedback na natatry nyo rin talaga yung mga pinagagawa ko. Kasi, yun yung maganda kasi ako pa lang yung living proof na effective talaga. So, ayun. Kaya, gawin nyo na, guys. Magpa-HIFU na kayo, X-Lift.
ganito mangyayari. Kasi kung makikita nyo, ay yung part na to, oh, lift na talaga yan. Plus, sa mga hindi pa po nakakaalam, ha, nanonood ngayon ng mga bagong viewers ko, nagpa-chin feeders na kasi ako, kaya medyo ganito pa yung, although medyo mahaba pa siya, or medyo namamaga pa, pero compare ng 2 days ago, mas sobrang tigas. Ngayon nagsisettle na siya, so inaantay ko na lang siya magsettle. Actually, nakapag-workout na ako na, wala naman sakit. So, ayan, okay na rin naman siya. And then, kung mapapansin niyo yung face ko, ayan na siya. And mas nag-define yung jaw ko, yung fats dito, medyo nabawasan na. Ayan. Hindi ko alam kung check natin, mag-update ulit ako after ilang sessions pa ng Exilift kung ano mangyayari sa face ko. But for now, nakaka 3 sessions na ako ng Exilift or 2 or 3, something ganun. Ito na siya, guys. So, nakakatuwa as in. Kaya kung ako sa inyo, mag-inquire na kayo sa The Gluta Lounge. And yung na-experience ko na yan is yun, sana ano, kasing magkasing ano tayo, magkasing taas tayo ng pain tolerance para walang problema. Pero yung husband ko, in fairness naman sa kanya, nakayanan niya na yung pinaka high level or high frequency ng Exilift. Babalitaan ko kayo kasi siya soon magpapahaifu siya. So, update ko rin kayo kung anong namang feeling na pang lalaki. And huwag yung mag-alala rin pala, guys, ha. Pwedeng isama yung asawa at partner nyo or partner nyo. Pwedeng yung pareho kayong magpaganda or magpahugis bigas. Kasi, syempre, mas okay, diba? Kapag kayong dalawa yung hugis bigas at pareho kayong nag-glow up. So, ayun lang, guys. Update ko kayo, and sa mga susunod pa na mga papagawa ko or improvement ng face ko. But for now, ito muna, and huwag kayong matatakot magpa-hypho and magpa-exilift. Sobrang worth it talaga yan. So, ayun lang, guys. Thank you so much, guys, for watching, and God bless.